Okay guys, panibagong araw, panibagong motor na naman, pagmamotor. Alright guys, isa sa mga tips and tricks, actually hindi tricks, it's actually a skill, nasabi. Gusto ko lang i-share one of the skills that you want to learn while riding a motorcycle is what you call the clutchless upshifting. So, paano ba yun? Ito yung tinatawag na pag-shift mo ng gears, up gear, upshifting nang hindi ka gumagamit ng clutch na tinatawag natin clutch. So, kung hindi ka pa familiar nito, there's a technique here that you do para magawa mo yung clutchless upshifting. Pero take note, you wanna do this clutchless upshifting whenever you're on the higher RPM of your motorcycles. Kasi if you do it on lower speeds like this one, kung ganito traffic, tapos magka-clutchless upshift ka, medyo jerky ang motion ng motor mo, tsaka hindi niya masyado magugustuhan. It's a simple method that works just like the quick shifter sa mga mas upgraded or sa mas premium na motorsiklo, kagaya ng mga usually mga big bike na higher end na meron silang quick shifter. So ang clutchless upshifting is para magawa mo yun, kailangan mong mag-shift, then turn off the throttle, then put it back in one almost one fluid motion. So from first gear, let's say your first gear, and then you're gonna shift up, diba? So aandar ka, huh? Pag andar mo, mamaya natin tuloy ah. Uy, 450 SR, tama? Oh, SR nga. Tapatan na natin. Ganda ng tunog eh, no? Parang ano, ewan ko, hindi siya ano eh, hindi siya kagaya ng tunog ng ibang parallel twin eh. Crossplane crankshaft kasi siya eh. Yeah. Pogi. Clean. Fairness, medyo mataas yung handlebar niya. Brap, brap, brap. Alright, so medyo na-distract ako doon sa 450 SR. Ang pogi kasi. So anyway, na-distract ako ng konti doon sa 450 SR. Pinag-uusapan natin yung quick shifting, or hindi pala quick shifting, clutchless upshifting. Eh, kita mo, nawawala na ako sa ano ko eh, diba? So when you do that, it's almost one fluid singular motion. You upshift and then turn off the throttle, then put it turn it back on. So paano ba yun? Sample this one. I'm on my first gear, 6,000 RPM, and I'm gonna upshift back in. Medyo jerky kasi hindi nag-explain ako eh. So kailangan yun kasi tuloy-tuloy. Parang ganito. Yan. Kita mo yung ganon. So I did not touch the clutch lever, pero nakapag-upshift ako from second gear to third gear. So paano, saan mo ba gagamitin tong clutchless upshifting na tinatawag na to? Usually you want to use this if you're going up into gears, or kumaarangkada ka na gusto mo makalipat ka agad ng gears quickly and more fluid or more faster. Kasi pagka gagamitin mo ng clutch, nagkakaroon ng jerk motion yung motorsiklo mo minsan, lalo na pag hindi ganun kalinis yung pagka-clutch mo. Pero unless na, diba? Wala siyang jerk motion na nangyari. So nakapag-upshift ako from third gear to fourth gear nang hindi nagkakaroon ng forward jerking motion. Kasi pagka nagka-clutch ka, minsan nakakabagal din, lalo na pag hindi sabay. Meron pa rin ano eh, meron pa rin stopping motion na nangyayari sa motor. So para mas ma-fluid or mas smooth, ano ba naman to?
para mas smooth yung ano mo, yung shifting mo upshift, pwede mo incorporate yung tinatawag natin na yan na clutchless upshifting. So, take some practice. Hindi siya kaagad-agad na makukuha mo. Kailangan mo siyang practicein ng konti para magkaroon ka na ang slight muscle memory na tinatawag sa paggawa nito. Kasi pagka binigla mo, sa umpisa medyo awkward siya eh. Kasi, ano eh. Tip ko, if you want to learn this technique, hanapin mo yung ano, yung RPM or yung power band ng motorsiklo mo when you're using manual, kasi gagawin mo lang naman to kung manual. Hanapin mo yung ano, yung power band ng motor mo. Usually yung iba diyan nasa 6000 RPM, lalo na yung mga maliliit na CC kagaya nito, 150, 160, 260 CC. Usually nasa 6000 RPM yung ano niyan eh, yung power band niyan. Hindi ko lang sure sa Raider kung nasa ng power band niya. Kasi parang yung Raider dati nung nakapag-try ako na magmaneho ng carb version yan, kahit saan may power band eh. Sa akin lang, or baka ano, maganda lang yung timpla ng Raider na yun na na-try ko dati, carburetor version pa yun eh. So, pag mag-ship ka, hanapin mo yung power band ng motor mo, then dun mo ipasok yung clutchless upshift mo. Kasi pagka nilalagay mo siya na medyo mabagal yung ano mo, mababa yung RPM mo, medyo parang may mali, di ba? So, actually, kung tatanungin mo naman sa akin, hindi ba nakakasira ng makina yan? Well, my motorcycle is already, I don't know, 10 years? 2016 model. Now, it's already 2024. So far, hindi pa naman ako nagpapalit ng gearing eh. Hindi pa ako nagpapalit ng, ano, ng gears. Pagdating sa shifting, nagpalit na ako ng clutch plates, syempre. Nakailang beses na akong palit, dahil ginagamit eh. Pero yung gears, hindi ako nagkaroon ng problema sa engine gears ko. So I always do clutchless upshifting every single day. Diba? So kung tatanoy mo, nakakababa ng lifespan? Maybe yes. Pero it's not something that is significant enough para hindi mo siya gawin. You don't have to do it every time na mag-upshift ka. Syempre, pag maluwag ang kalsada, clutchless ka para actually it's more smoother on the engine. Parang yun, kanina hindi ako nag-clutch, nag-shift lang ako. Although hindi ako nando sa power band, minsan kasi ano eh, makukuha mo yung feel ng motor ng makina mo, kasi you're the only one who can find the feel or yung proper clutchless shifting ng motor mo. Kasi ikaw yung magmamaneho niyan. So you have to feel the motorcycle. Yung motion or yung parang tono, parang kang kumakanta niyan actually yung pagmamotor eh. Parang musika yan eh. So ganun lang guys. So practice mo siya. Pero once na nakuha mo na yung ano, yung technique, it becomes natural to you naman. So yun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung tinatawag natin clutchless upshifting. So sana na-enjoy nyo or nakakuha kayo ng konting knowledge when riding a motorcycle. So yun lang.